bago ako maglakad, ay gagawa muna ako ng aking hot calamansi juice. So yan yung gagawin ko first in the morning. Kasi this is very good sa ating katawan, ang fresh calamansi juice. So ako, ayaw ko na talagang uminom ng malamig na tubig. So kumukulong tubig ang nilalagay ko nito. Kasi kailangan natin to sa ating katawan. Kasi ibang-iba na ang katawan ko ngayon. Kasi matanda na ako. Kasi nagkakasakit na ako. So ganun ang buhay dahil. Pero ganun pa man, hindi ibig sabihin na katapusan na ng mundo. So ilagay ko ay asin. Himalayan pink salt. At kumukulong tubig. Sa ngayon, ito muna yung gagawin ko. Tapos in the future ay sasamahan ko na ito ng dried guayabano leaves, turmeric, fresh turmeric yung pakuluan. So magpakulo na ako ng tubig kasama yung fresh turmeric at ginger. Kasi maganda din yun sa ating katawan. At yun yung gawin kong tea. Inuman na ako nito. Pagkatapos ay maglalakad na ako. See you later. Kaya ako yung ano, para siyang kulangot. Pero hindi siya kulangot. Ano siya, side effects. Tapos, mga ganito. Tapos yung mga ganito, oh, para siyang mouth sore na nandito sa labas. Kaya, pag ginanon ko yung ano ko, medyo masakit. Tapos, yun nga. Namumuti yung aking piluka. Yung aking ano din, kilay to, no? Tapos dito meron siyang portion na itim, yan o, itim, hindi siya pumuti. Yan, hindi pumuti, itim pa rin ang buhok. Kaya pag tinignan mo ng ganun, ganyan yan, may itim siya dyan, may itim, no? Pero in all fairness, yung buhok ko para siyang natural na pagka-white, no? Para lang siyang ano, hindi halata. So ayun, inom muna tayo ng ating hot calamansi juice. Bibi. Okay. Dira ka, Bibi? Yung Bibi, eh. Yeah. Laki-laki na niya, no? Diyan lang. Diyan lang ka, Bibi. Arikali.
Come here. Titigan mo. Ginasa ka. Iyak. Gilak na pugta. Iyak kasi siya. Kaya dyan lang muna siya. Sa labas para may kalaro siya. Medyo mainit na. Pero okay lang yun. Ang importante ay kailangan nating sumipsit ng mainit na hot. Mainit pa, hot pa. So, ayan. Maya. Ito muna ako sa loob ng aking longga tamar. At yun po, si Madam Wakwak ay nag-reach out sa akin kasi sa darating na June, I don't know what's the exact date, ay meron siyang gagawin na kawanggawa somewhere in Pampanga. Kasi may flight ata siya to Pampanga. Kaya nag-reach out siya sa akin na ano daw, sabihin ko daw sa inyo, sa ating mga masusugid na mga followers, na sa mga gustong may busilak ang puso, na gustong tumulong sa kanyang charitable works, ay pwede kayong mag-reach out sa kanya, sa kanyang Facebook page, na dalawa yung Facebook page ni Madam Wakwak. Yung Authentic Angels Bisayang Restaurant and yung Flight Attendant Beauty Secret. Mag-message lang kayo dun. Or you can reach her sa kanyang personal Facebook account na Angeli Marie Authentico. Or ilalagay ko na lang sa caption, sa title ng video ito, yung kanyang Facebook page. And magko-comment naman yan si Madam Wakwak. So, yun po. And yes, Madam Wakwak is very siya, mabait. And hindi ko natanong sa kanya if part ba ito ng kanyang retirement plan, kasi mag-retire na siya. Gusto na niyang mag-settle down or mag-slow work. Oo, kasi mahirap. Kasi nga, ilang years na din siya sa kanyang trabaho, no? So, gusto na din niyang mag-focus being a mother sa kanyang dalawang supling. Si Chano at saka si Angelica. Oh, perfect yung kanyang lasa na nag-complement yung asin sa init at sa asim ng calamansi. And then, yes, si Madam Wakwak ay talagang true friend, just like Inday Ngabel, Ate Julie. Kaya, deserve niya ang i-recognize yung mga kawanggawa na ginawa din niya. So, yan po sa mga may busilak na puso na mga kababayan natin na into charity, into may puso sa pagtulong sa mga kawanggawa. Reach out lang po tayo kay Madam Wakwak sa kanyang Facebook page, ha, na nandyan sa title ng videong ito. Dalawang Facebook page yon: Authentic Angels Bisayang Restaurant and Flight Attendant Beauty Secret. Kagaya ko, beauty. Beautiful siya. Hindi ko naninais na magiging beautiful. Hindi ko naninais ang may kutis na balingkinitan na maputi kagaya nito. Okay lang sa akin na maitim kayong mangging kaligatan. Basta healthy lang. Walang iniindang sakit. Pero ganun pa man,
wala tayong magagawa kundi fight for this. Trials in life, face it with courage, positivity, and determination. And that is the formula para hindi tayo ma-stress pag meron tayong ganito mga karamdaman, no? Face it. Mamayang hapon siguro baka maglakad ako papunta sa bundok. So that's the update for now, no? Kagabi, bago ako matulog, ay kumanta muna ako dai ng Tonight. Na 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 na. Enjoy yourself. Na 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 na, the feeling tonight. May nagtanong kung ano daw title nun. Ang title nun, Tonight, by Ken Lazo. I guess it's Ken Lazo. And yung isa naman is 1968. Tell me it's too late. Tell me when the sun's ending in mine. 1968. Tell me what you say. Baby, please don't leave me. I'm all nine. Di ba, Laisha? Pagka-Laisha. Meron na talaga akong boses. Thank you, Lord. Maraming salamat, Lord God. Thank you for all your greatness. Thank you for all your love to us. And you're very merciful. Kasi kailangan talaga natin balikan yung mga dati nating yung mga dati, kasi di ba yun yung mas masarap balik-balikan ni eh. At sa panahon ngayon mas maganda pa na yung dating buhay natin, no? Mas maganda yun, tahimik, payapa, at higit sa lahat wala kang iniisip. Iniisip mo lang na magtugway ng kabaw, magpatuna sa banga kabaw, mangunguha ng kumpay, pagkain sa baka at kambing, mag-add-add ng ubod ng saging para ipakain sa baboy. Yun yung gusto kong ibalik. Simpleng buhay. So yun po, muna for now. Habang ubusin ko muna tong aking hot calamansi tea, ay maglakan-lakan ako later. So ayan po, sa mga gustong tumulong, wala naman ito, hindi naman ito pilitan, no? Reach out lang po kayo kay Madam Wakwak, ha? And then ang recipient pala sa kanyang kawanggawa program is mga kababayan nating Aita family. Aita sa somewhere in Pampanga. Yan yung benefactors. Mga benefactors sa kanyang gagawing benefactors bang tawag doon? Basta ang recipient or ang kanyang bigyan ng kawanggawa ay mga kababayan nating Aita in Pampanga. Okay? So ayan po, Madam Wakwak, God bless you and sa charity works mo, sa kawanggawa mo and sa lahat ng tutulong. Kasi may nagpapadala na. Thank you sa inyong lahat. And yes, ako din sa mga nagtatanong kung babalik ako sa charity pag magiging okay na po lahat sa akin. Ang sagot ko ay yes. Kasi yan po talaga isa sa mga layunin ko. Bakit nagiging ganito ako? And ibabalik ko lang din sa inyo sa pamamagitan po ng charity. Yes. Babalik ako sa aking charitable works. Unahin ko muna yung sarili ko. Ha? So thank you so much, Madam Wakwak. God bless your kawanggawa. And I hope na maraming mag-sponsor
para mas marami ka pong matutulungan ng mga Aita community. Thank you po. God bless us all. Have a blessed day, everyone. Bye. Huwag na po tayo mag soft drinks, ha? Huwag na po tayo mag tea kasi ang daming sugar niyan. At sa may nagtanong pala na ano ba daw healthy kainin, tinapay ba? Hindi po. Mas mabuti kakain tayo ng mga root crops. Mga prutas. Huwag tayong kumain ng tinapay dahil. Lalong-lalo na na tumatanda na tayo at may karamdaman, may iniindang karamdaman. As much as possible, anuhin na natin, tawag doon, let's teach ourselves na hindi na tayo kakain ng mga ganun. Lahat ng mga processed foods, iiwasan po natin. Ang kakainin lang natin, yung totoong pagkain na hindi dumaan ng process. Walang chemical, walang halong preservatives. Kakainin natin yung talagang fresh na lulutuin mo. Okay? Stay healthy always. That's our Boy na Manong video for today. That's all. Thank you and stay safe. Stay healthy. God bless.